says that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. The love, y'all, people killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? So what's up mga classmate? Magandang tanghali sa inyong lahat. My name is Wilson Gonzalez at ito ang ating vlog at pag-uusapan natin. It's all about ALS in the new normal. Kaya samahan niyo ako at na pag-usapan natin to, yung mga bagay na pinagbago dahil sa pandemic at ano nga ba yung ating natututunan sa ALS. At ngayon, samahan niyo ako na magsaoli ng module. So what's up mga classmates, nandito na tayo sa ating eskwelahan sa Barangay Bagong Silangan Elementary School. Kaya samahan nyo kami, napasuin natin to. Let's go! Ayun na di. Tayo sa loob, kaya ngayon samahan nyo kami na pumasok at pumunta tayo sa room ng ALS. Tara, samahan nyo, let's go! Itong aming module, babalik natin to kay ma'am, tapos kukuha tayo ulit ng bago. Ano ang pasukin itong aming room? Tara! Ito pala ang aming teacher, si Mama Mayer. Ito pong aking module mo. Okay, so natapos mo ba natin? Natapos mo ba natin? Yes, ma'am. Grabe pa? Yes, ma'am. Okay, so ito lang ang mga nagsibang set ng module. Pwede na po, ma'am. So yan, samahan nyo ako na kumuha muli ng panibagong module na ating sasagutan. So ito ang ating module na panibagong nakuha. At dito kami kumukuha ng mga modules. Dito rin kami nagpapasa ng mga ginagawa naming assignment sa binibigay ng aming teacher. At nilalagay namin ito sa portfolio para ito yung maging maayos at madaling makita yung mga aming assignment. Kaya sa aming portfolio meron kaming 1 to 6 na. So yun mga classmate, salamat kasi nakauwi na tayo. At syempre, naipasa natin yung module na nasagutan natin at nakakuha na tayo ng bagong sasagutan ng module. So yun, may pakita ko sa inyo kung saan ako nagpapasa, kung saan yung room namin, at kung saan ako nag-aaral. Then, kung saan ako nag-enroll, yan. So, yung sinabi ko kanina na Strad 1 hanggang 6, ito yung nilalaman niya. Yun yung portfolio na tinatawag namin. So, yung LS1 ay tinatawag namin Communication Skills in English. LS1 pa rin yung Communication Skills in Filipino. Yung LS2 namin, tinatawag namin Scientific or Science. Yung LS3 ay Mathematics, yon, and Problem Solving, yun yun. Then yung LS4 na tinatawag namin, ito yung Life and Career Skills. So yung sa buhay natin, and then yung sa career natin, yung mga kakayanan natin. Then yung LS5, Understanding the Self and Society. Then yung LS6 namin, Digital and Citizenship. Yun yung nilalaman ng portfolio. So kahit nasa pandemic tayo, patuloy pa rin tayong mag-aaral. Ito yung pinagbago niya. Kasi dati kahit sa IELTS, di ba may face-to-face. But ngayon, through module,
through mga portfolio din natin pinapatunayan yung kakayahan natin lang. At sa katulad ko na as gawin natin yung lahat, as student, gawin natin yung lahat para mapatunayan natin na kaya natin. At gawin natin to kasi para sa atin at sa mga teachers natin, huwag natin sayangin yung mga effort nila. Kaya sa mga katulad kong IELTS students, gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin para maipakita na kaya natin. Kaya yun, kahit na hindi tayo face to face, kahit hindi tayo nagkakita-kita, but sa pamamagitan ng ganito, marami tayong matutunan. Kaya yun lang mga classmates, nawa na meron kayong intindihan at meron kayong nalaman sa pamamagitan ng IELTS yung pinagbago. Kaya yun lang, and 1, 2, 3, bye-bye! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jane Palaganas mula sa Paralang Nagkaisang Nayon Elementary School. Kayo po ay aking inaanyayahan upang panoorin at pakinggan ang aking pyesa hanggang dulo. Nawa, ito po ay magbigay aral. Aking bibitawan, isang pyesa na pinamagatang IELTS sa gitna ng pandemya. Para ito sa lahat, makinig kayo sa aking akda na aking sinulat para lahat ay mabuhay. Lahat tayo na may pangarap at ambisyon, ngunit di matupad-tupad dahil sa isip na pabago pa. Paulit-ulit at pabalik-balik sa pag-aaral na hindi matapos-tapos dahil sa sarili mo lamang ang iyong inis. Na hindi mo inisip ang pagod at hirap ng guro na susumikap magturo, na ikaw ay maraming matutunan at mabaon na aral ko. Na ikaw ay maging isang mabuting tao at magkaroon ka ng magandang kinabukasan sa ina. Kaya, salamat. Salamat sa gobyernong nagpatupad ng IELTS program. Salamat sa IELTS program na tumutulong para ikaw. Salamat sa mga guro na nagsusumikap at nagpapatuloy para ikay matulungan. Oo, matulungan. Magtulungan magkaroon ka ng magandang positibong pag-iisip. Matulungan malaman ang mga tamang gagawin sa hinaharap at kasalukuyan. Matulungan malaman mo kung saan ka magaling, at higit sa lahat, matulungan makamit mo ang iyong mga ngayon na sa panahong pandemya at lagi. Ngayon na sa panahong naghihirap sa trabaho, makakain ng pag-aaral. Ngayon na sa panahong online class sa pag-aaral. Ngayon na sa panahong kailangan mo ng cellphone, tablet, laptop, computer, internet, wifi at loob para sa pag-aaral. Ngunit paano kung wala ka ni isa nito? Ngunit paano kung ikaw ay walang kakayahan dahil ikaw ay butas ang bulsa? Ngunit paano kung iyong mga magulang ay walang trabaho? Paano ka makapagtapos sa pag-aaral kung wala ka nito? Paano mo makakamit ang iyong mga mahal kung hindi ka makapagtapos? At paano mo magagawa lahat ng gusto mo? Paano? 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 Kaya, salamat sa programang IELTS na hindi mo na kailangan pumasok araw-araw para makapag-aaral. Salamat sa IELTS na hindi mo na kailangan gumastos ng load para makapasok at makagawa ng proyekto. Salamat sa IELTS sa mga libreng print at modules na pinapahiram para ikaw ay makagawa ng proyekto. Salamat sa tulong ng IELTS na ikaw ay makapagtapos at makamit mo ang iyong mga pangarap. Salamat, salamat, maraming salamat. Iilan lamang ito sa tulong na nagagawa ng IELTS program. Ito ay lubos na nakakatulong sa lahat ng hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit gustong makatapos at makamit ang mga pangarap. Kaya, aking iniiwan ang mga salitang ito. Magpakatatag ka, manatiling positibo ka,
magtiwala ka sa iyong kakayahan. Higit sa lahat, hinding-hindi matitinag ng anumang pandemya ang iyong mga pangarap. Kaya, mga kapwa-al students, magsumikap tayo at magtiwala tayo sa nagagawa ng Diyos. Gaya nga na nasusulat sa Aklat ng Kawikaan, Chapter 3, Verse 5-6, magtiwala ka sa Panginoong Diyos ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong kakayahan. Isangguni mo sa Kanya ang lahat ng iyong lakad at itutuwid Niya ang inyong mga landas. Nawa, magbigay inspirasyon ang ating pyesa. Maraming salamat po at pagpalain kayo. Isipin